Musta mga paps, mag-install naman tayo ngayon ng car alarm sa Toyota Rush. At yung bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para update kayo sa aking mga bagong video. Okay, umpisa natin mga paps. Unicorn Zombie Apocalypse. Paps, bago tayo magsimula sa sasakyan mga paps, ito ang ating car alarm Dynastics ng kanyang brand. Ay lagay ko lang sa description yung link nito kung saan ko to nabili mga paps, no. Pakitingin na lang, pakiclick na lang sa link sa description. At ituturo ko sa inyo mga paps kung anong mga kulay ng wire nito at para saan ito ikabit. Ito yung kanyang module alarm Dynastics. Ito yung dalawang remote. Tapos ito yung siren. Tapos ito yung kanyang mga wire. At relay at socket. Meron siyang samang relay, speedity relay. Ito yung mga number niya. 30, 85, 87A at saka 86. Tapos ito yung kanyang sensor. Tapos lead indicator. Umiilaw lang ito kapag nakala kayo sa remote. Tapos mayroon na siyang kasamang double-sided tape at saka diagram. I-screenshot nyo na lang, para makuha nyo. Tapos ilagay natin yung mga wire sa module. Isa-isahin ko mamaya mga paps kung para saan itong mga wire niya. Okay, unahin natin itong dalawang brown mga paps. Itong dalawang brown mga paps, ito yung para sa signal light. Kahit magkabaliktaran dalawang brown, walang problema. Masama tap nyo lang sa kaliwat kanan ng signal light, sa positive ng signal light. Next natin, pink. Ito yung para sa siren, positive ng siren. Or siren. Siren o siren. Ito. Mayroon siyang dalawang wire, red at saka black. Yung red dito nito itatap yung pink. Tapos black sa body ground. At next natin. Itong red, ito naman yung para sa positive. Lagay natin to sa ignition switch mamaya sa live wire. Positive, galing battery. Next natin. Red na may stripe na black, itong maliit na wire. Ito yung para sa trunk. Pero sabi ng customer, huwag nyo na yung kabit to kasi huwag nyo lang yan lagyan ng trunk. Ang importante lang sa kanya daw yung apat na pintuan. Putulin lang natin ito mamaya mga paps. Tapos itong black wire ng alarm, ito yung para sa negative. Lagyan natin ito sa body ground mamaya. Tapos ito naman mga paps, itong wire na ito, mayroon tayong gagawin dito. Itong yellow na may stripe na black at saka solid yellow, itong dalawang dilaw, pagsamayan natin silang dalawa, tap natin sa red to para magkaroon ng supply yung para sa remote natin. Yan. Tapos ito namang orange na may stripe na black at saka solid orange, itong dalawa, pagsamayan natin sa dalawa, connect naman natin sa negative. Yan. Tapos ito namang white na may stripe na black at saka solid white. Maglagay tayo ng actuator dito maya. Ito yung para sa mag-control ng actuator natin para sa remote. Yan. Tapos ito namang apat na wire mga paps. Itong socket na isa.
Itong white, ito yung para sa accessory wire. Tapos, itong orange wire ng alarm, ito naman yung para sa switch sa foot brake. Kapag inapakan yung foot brake nyo, mag-iilaw yung stoplight sa likod. Doon, pakita ko sa inyo mamaya mga paps. Tapos, itong blue wire ng alarm, ito naman yung para sa switch door. Lagyan natin ito sa mamaya sa may pintuan. Meron yung doong switch. Pakita ko sa inyo mamaya. Okay, tapos ito naman dilaw mga paps. Ito naman yung para sa kill switch. Pero hindi. Gamit tayo ng speedy relay mga paps. Ito. Kasama na to sa alarm mga paps. Ito yung number niya. 3085, 87E at saka 86. Ito yung number, 86, 30, 85 at saka 87A. Ang gawin nyo mga paps, itong dilaw ng alarm, tap natin sa 86. Pwede rin sa 85. Kahit magkabalitaran ng dalawa, walang problema. Dito natin ikalabay sa 86. Ilagay. Tapos 85, lagyan natin sa positive. Tapos 30 at 87, mag-cut kayo ng wire doon sa may ignition para mamatay yung sasakyan. Doon nyo itap yung 30 at 87. Kahit magkabaliktaran ng dalawa, walang problema. Basta itap nyo lang sa pinagkatan nyo na wire. Kahit magkabaliktaran ng dalawa, walang problema. Pero hindi ko na ito gagamitin mga paps. Kasi halimbawa, magluko yung alarm natin. Mahirapan kayo pandarin yung sasakyan nyo. Kadalasan, hindi ko na ito ginagamit kapag mag-i-install ako. Putulin ko na lang itong dilaw. Depende na sa inyo mga paps kung gamitin nyo. Pero sa akin, hindi ko na gagamitin. Okay. Tapos, gamit tayo ng actuator mga paps. Ito. Ito yung lagay natin sa may pintuan maya. Tapos, ito naman, gamit tayo nito. Yung rod. Tapos yung clip niya, yung pang-lock. Tapos gamit din tayo ng flat bar ito. Ah, okay mga paps, dito na tayo sa sasakyan. Buksan natin tong door panel ng Toyota Rush. Ini buksan natin to mga paps. Paano magbukas ng mga paps? Ay, ipakita natin. Ito, buksan natin to, tapos buksan natin yan mamaya. Pero unahin natin itong bukas mga paps kasi ito yung pinaka medyo mahirap buksan. Baka hindi nyo alam. Ito mga paps, tanggalin natin ang screw dyan. Yan, patapos. Tanggalin natin itong mga paps ito. Hilain nyo lang dyan. Yan, hindi yan naka tornilyo mga paps, nakakuan lang yan anan. Hilain nyo lang. Tapos may screw dyan sa loob dyan. Dalawa yan mga paps. Dalawa yan. Yung isa dito, isa yan. Yan. Bali, tatlo lang yung screw niya mga paps. Yan, ito, at saka ito. Yan, tatlo lang. Tapos silain nyo lang sa baba. Sa baba. Yan. Yan. Tapos tanggalin nyo lang yung mga socket ng wire sa power window. Gutin nyo lang socket. Dito mga paps,
ito. Lagyan natin to ng actuator. Ito. Itong cable na ito. Yan, slice natin yung maya. Tanggalin natin itong plastic. Tapos maglagay tayo ng actuator nito mga paps. Maglagay tayo ng actuator. Tapos lagyan natin ng bracket. Ito yung bracket na kasama ng central lock. Yan, lagay natin dyan bracket. Yan. Okay, tapos maglagay tayo ng rod mga paps. Yan, lagay natin mga paps sa cable yung rod. Yan. Tapos itong wire, wiring natin mga paps. Okay. Na-wiring na natin lahat yung mga wire mga paps, no? Bago natin i-tape lahat yung mga wire, ipakita natin sa inyo lahat kung paano, kaya saan ko kinabit yung mga wire. Okay, unahin natin itong sensor. Unahin natin itong sensor. Itong sensor mga paps, dito ko siya kinilagay mga paps sa mga gilid. Yan. Naka-double-sided tape na yan. Yan. Yung may ilaw yan, yung nagbiblink ng red yan. Yan. Tapos yung lead indicator, itong red black na wire. Ito. Dito ko nalagay sa mga papsa. Yan. Depende na sa inyo saan yung ilagay yung lead indicator. Tapos yellow, ito yung sinabi ko sa inyo kanina, keep para skill switch, pinotol ko. Tapos blue, ito yung para sa switch door. Dito yung ilagay natin papuntang switch door. Ito yung switch door mga paps. Yung kulay green na wire ito. Sa loob dyan, mayroon dyan yung wire na kulay green. Yan, ito yun. Yan, ito yung brown na kakabit sa blue. Yan, yung tungan ko. Yan. Okay. Tapos, white, ay orange. Orange wire. Ito yung para sa switch sa footbrake. Yan, ito. Dito sa foot brake mga paps, ito yung pedal ng brake natin. Sa taas mayroong sakit. Hanapin nyo yung kulay yellow wire. Ito yung trigger ng stop light sa likod brake light. Diyan i-connect yung orange. Yan. Yan. Tapos next natin. White, ito yung para sa accessory wire. Tap natin dito mga paps ito. Kulay violet. Yan, accessory wire yan mga paps. Yan. Tapos, next natin. Dalawang brown. Ito naman yung para sa signal light. Kahit magkabaliktaran itong dalawa, walang problema. Dinugtungan ko siya ng wire mga paps papuntang harapan. Ito yung black. Dinugtong ko. Dinugtungan ko ng kulay black papuntang harapan. Tap natin sa kaliwat kanan ng signal light. Yung isang wire. Yan ko pinadaan mga paps dyan, papunta dito. Ito yung signal light mga paps, yung kulay violet yan. Signal light yan ang kaliwa. Yung isang brown naman, ito yung black, dinugtungan ko ng brown, black. Lagyan natin sa kanan, kulay brown. Yan. Ito yung mga signal light nya. Yan, signal light yan. Yan, signal light yan. Tapos na tayo sa brown. Next natin, ito naman pink. Ito naman yung positive ng siren. Dugtungan natin ng wire papuntang harapan. Dito sa pinadaan mga paps yung kulay pink. Yan. Tapos ito yung pink, binalutan ko ng tape. Connect natin sa red wire ng siren. Tapos black ng siren, connect natin sa body ground tornilyo. Next, red, connect natin sa positive yung red wire ng alarm.
positive dito. Ang kulay ng positive ay green. Yan, positive yan mga paps. Yan. 12 volts yan. Tapos red na may stripe na black. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina na huwag na lang lagyan ng trunk ang sabi ng customer. Tapos yung black negative, connect natin sa body ground. Yan, tornilyo. Next, dalawang yelo mga paps, no? Pinakita ko sa inyo kanina yung pinagsama ko. Review lang natin. Dalawang yelo, pagsamahin, connect natin sa red. Yan. Tapos dalawang orange naman, orange na may stripe na black at saka solid orange, pagsamahin, connect natin sa black. Yan. Tapos last natin yung white na may stripe na black at saka solid white. Yan, pagapang natin yan papuntang actuator na nilagay natin sa pintuan dito. Ito. Yan, ito yung white na may stripe na black, connect natin sa blue ng wire ng actuator. Tapos solid white, connect natin sa green ng wire ng actuator. Yan. Tapos testingin natin mga paps kung gagana ba siya. Hanapin yung remote natin. Okay. Yun lang mga paps, no. Tapos tayo mga paps. I-tip natin ito lahat. Sana makatulong sa inyong video na ito mga paps. Okay mga paps. Maraming salamat mga paps. Toyota Rush Tradition Car Alarm. Kini mo yung locator, sir. Panglitan, pagkita ko ng sakyanan sa parking, labi na magabi yung tagag pangita. O di ba ka, nagkatrayag sa sakyanan mo color ba? Kini lang. Car level. Locator. Alam, lock lang. Kung parking na ka, lock ni mo. Huwag na yung mahilabutan eh. Warning. Huwag ilapad yung hilabtan. Alam mo siya. Talungan niyo, lock lang. Para continue, nakalock lang, yapo na. Kung gusto daan ito ng mga alarm, mapalor to 10 seconds, yeah. Pasagdan lang. Oo, pasagdan niyo, mapalor to 10 seconds. Lock. Unlock. Lock. Okay na sir, padaga na ka. Yung tamak yung sa brake, automatic siya lock, mga portahan. After 15 seconds, yung tamak yung sa brake, yung padaga na ka. Yung palong ng makina, automatic pa siya, unlock. Yan, kanina yung sa remote, duplicator na eh. Pareha rin na silang dua. Kanina, pwede ka mo silent. Silent lock. Unlock silent. Silent na siyang lock. Kanina may labot na yun, ang sigla try mo, siga-siga. Balik sa normal, lock. Unlock. Okay. Okay, no. Thank you.